Okay, hello guys. Magandang araw po ulit sa inyong lahat. Ngayon, tuturuan ko kayo kung paano ang mag-install ng fuel gauge sa ating sasakyan. So, sa ating owner type jeep, kadalasan wala tayong mga fuel gauge. So, yung iba na gustong mag-install, ito na yung chance nyo para matutunan kung paano ang tama pag-install ng fuel gauge. So before ko ituro kung paano ikakabit ang fuel gauge, gusto ko munang i-advise ko sa inyo na mas maganda i-test muna natin yung fuel gauge at yung float kung gumagana, kasi hindi ganoon kadali ang magbaba ng tangke, hindi rin ganoon kadali mag-akyat. Tapos pagkasalpak mo pala ng fuel gauge mo, hindi gumagana kasi it's either sira yung nabili mong gauge or sira yung float or hindi sila match. So may advice ko, pag bibili kayo ng gauge, same brand ang bibili nyo na gauge na na float para compatible sila. Kasi once na magkaiba ang gauge at yung float, hindi ko naman sinasabi na lahat hindi gagana, pero mostly kapag may instances kasi na pag magkaibang float at ang gauge, hindi gumagana ng maayos. So mas maganda isang brand nang ang gamitin nyo na float at gauge. So today papakita ko muna kung paano siya i-test, kasi mahirap magbaba ng tangke. So mas maganda ma-test nyo na rin siya. Mas maganda nga ma-test nyo to dun pa lang sa pinagbilhan nyo. So para ma-test yan, ituturo ko muna sa inyo yung tatlong terminals na involved sa gauge. Ayan. Ito ang tatlong terminal. Ito, yan, may symbol siya na ground. So ito yung ikakabit mo sa ground, sa anywhere sa body ng sasakyan mo, or pwede rin sa negative ng battery, pero pangit kasi kapag masyadong maraming wires na nakakonekta sa battery. So much better sa ground lang talaga, sa body lang ng sasakyan. Tapos itong isa, itong isang to, meron siyang letter B. Yung letter B na yan, ang ibig sabihin yan, battery. Or hindi naman porket battery, is sa battery mo na talaga i-connect. So pwede mo siya i-connect sa positive, sa any positive wire ng iyong electrical wires ng iyong sasakyan. For example, sa accessories, yan. Basta kapag i-connecta nyo to doon sa linya ng kuryente, na kapag inon ng susian, meron ng kuryenteng dadaloy dito, which is yung accessories. Okay? Tapos yung isang terminal na to, ayan, may mark. Hindi lang masyadong kita, pero may mark siya na letter T. Yan ang terminal na yan, yan yung i-connect nyo ngayon sa float. Ayan, ito yung float. So kung makikita nyo, may letter T rin. Ayan, letter T. Letter T. So, yan yung pagkukonektahin nyo para matest nyo kung gagana. So, gagamit lang ako ngayon ng power supply na 12 volts para makita natin kung gagana ng maayos itong float na to. So, yung letter T, as I said, kukonekta nyo sa letter T nung gauge. Ayan. So, nakakonekta na yung letter T ng float tsaka yung letter T terminal ng ating gauge. Next, kukunin ko naman yung aking power supply. So, i-disregard nyo na lang yung kulay ng mga clamps ko, ha. Basta tandaan nyo na yung positive doon sa letter B. Tapos, yung negative naman doon sa ground. May symbol ng ground yan. So depende, iba-iba rin ang nakasulat sa gauge, depende sa brand na binili nyo. Okay. So yan, hindi pa dyan natatapos yan, kasi
Itong float, kailangan din nating lagyan ng ground. Pero pag nakakabit na to sa tanke, hindi nyo na yan kailangan lagyan ng ground. Kasi lahat ng metallic parts ng sasakyan nyo, dumadaloy doon ng ground. So ito, pag nakakabit na sa tanke, no need na lagyan ng ground. So ngayon, para lang matest, kakabitan ko muna siya ng ground. Ayan. So, tignan nyo yung ating float. I-on ko lang yung aking i-on ko lang yung aking power supply. Ayan. So kapag nakababa pa ang float, kapag nakababa ang ating float, ibig sabihin walang laman yung gasoline, yung ating tanke, tama? So habang nilalagyan ng laman yan, tumataas ngayon yung float, yung gauge nyo tumataas din. Ayan. Kung mapapansin nyo, tumataas yung ating gauge. Ayan. So kapag na-reach na nyo yung pinakamataas, yan, full na siya. Okay? So habang bumababa yan, bumababa yung level ng fuel sa ating tanke, bumababa rin yung ating float, bumababa rin yung ating kamay nung gauge natin. So, yan. Yan yung paraan ng pagtetest ng ating fuel gauge at ng float. So ngayon, pwede na natin siyang ikabit kasi sure na tayo na gumagana yung gauge at yung float. So, less ano na tayo. Makakaless na tayo sa masasayang na oras. Okay? So, pupunta na tayo dun sa sasakyan. Ibababa yung tanke at ikakabit itong gauge. So, kung yung tanke nyo wala pang butas, kailangan natin pabutasan yun kasi ilalagay natin itong gauge, float. Okay? Okay guys, so ito, binaba na namin yung tanke nung aking tanke ng gasolina. So kinailangan namin siyang pabutasan kasi wala pang butas tong tanke na to noon. So hindi pa siya nalalagyan sigurado ng float. Kaya ayan. So ngayon napabutasan na siya, pwede na nating ikabit yung ating float. Ang problema, kailangan muna nating alamin kung yung height ba ng float akma dun sa laki ng tanke. Kasi kung hindi, posibleng hindi rin ganun ka-accurate yung magiging resulta ng reading ng gauge ninyo. So para malaman yun, yung side, ito yung side ng tank, ito yung ibabaw, ito yung ilalim, ilagay nyo sa gilid yung gauge. Yan. Tapos, ayan, kung makikita nyo, medyo kapos pa yung gauge. Medyo kapos pa yung gauge doon sa pinaka-bottom ng tanke. So, ang pwede nyo gawin dyan, pwede nyo i-bend itong bakal na to, i-bend nyo para itong float maibaba nyo pa. So, mas accurate kahit papano yung reading ng magiging reading ng gauge ninyo. Kasi kung hahayaan nyo lang na ganyan, imagine nyo, kapag bumaba na sa gantong level yung float, ilang litro pa ng gasolina yung laman ng tanke nyo. So, nasa sa inyo naman yung option para kung gusto nyo pang i-adjust yan. So, kung hindi, medyo marami-rami yung reserva ng tanke nyo. Pero kung gusto nyo ng mas malapit-lapit siya sa accurate, pwede nyo i-bend yan. So just make sure na hindi nyo dito mabibend yung float, kundi dito lang, sa arm na to. So ito lang yung kailangan nyo i-bend. So sukatin nyo na lang muna, tapos pag kayo na mismo yung mag-decide kung hanggang saan nyo i-bend yung arm na to.
Okay. Ayan, so na-bend na namin yung kamay nung floater. So, ayan, medyo mas malapit na siya ng konti sa bottom. Tapos kung mapapansin nyo, yung taas, medyo malaki pa yung space niya dun sa pinaka-top ng ating tangke. Ang advantage kasi nyan, kung makikita nyo, yung kabila ng ating tangke, ayan, ay yung salinan na mismo ng gasolina. So, ang kagandahan na ganun kataas yung ating float is maaga pa lang, hindi pa umaabot dito sa bunganga na to, nung salinan ng gasolina, ay naka-full level na siya. So, hindi mag-overflow naman itong tangke nyo. So, hindi kasi advisable na yung tangke nyo, ipaabuti natin hanggang sa overflow level. Dapat kasi na hanggang full level lang. So, mas maganda, hindi na masyado lumampas yung gasolina dito sa part na to. So, tama lang yung adjustment natin ng float. So, ngayon ikakabit na natin siya. Tapos ikakabit na rin namin itong tangke. Tapos yung mga wirings. Ipapakita ko rin sa inyo. Okay, so yan. Ikakabit na natin ngayon yung float natin. Kasi total ready naman na siya para maikabit. Okay. So yung gasket, huwag nyo kakalimutang ilagay ha. Baka makalimutan siya hindi ilagay. Importante yung gasket na yan para hindi mag-leak yung gasolina. So kung yung tangke ninyo wala pang butas, kailangan yung pabutasan. So ito kasing tangke na to, wala pa tong butas din dati. Ngayon lang siya napabutasan. Ang ibig sabihin, hindi pa siya nalalagyan ng fuel gauge mula nung na-assemble siya. So, kadalasan kasi sa mga owner type jeep, hindi talaga naglalagay ng gauge. Naglalagay lang sila ng hose dun sa gilid ng tangke, clear hose, at yun yung nagsisilbi nilang gauge. Silipan nila yon kung anong level na ng gasolina na sa loob ng tangke. Okay. So yan, naikabit ko na yung floater dun sa tangke. So kailangan na lang ngayon, lagyan na natin ang abang na wire. Ito. Yung letter T kanina, ito yung ikakabit natin dun sa letter T din dun sa gauge. Okay. Okay yan, so naikabit ko na rin yung wire. So bago nyo ibalik yung tangke dun sa ilalim ng sasakyan, iabang nyo na yung wire na papunta dun sa gauge kasi
hindi nyo na mahihirapan na kayong kabitan yan mamaya kapag nakakabit na itong tangke doon sa mismo sa may ilalim ng sasakyan. So bago nyo palang iakyat itong tangke, maganda abangan nyo na ng wire. Tapos yung mismong terminal na yan, lagyan nyo ng cover, lagyan nyo ng electrical tape para maiwasan na madikit din siya doon sa body nung ating sasakyan. So ayan, okay, so ready na ngayon yung ating gauge para yung ating tangke para ibalik. Tapos yung gauge naman, ituturo, ipapakita ko sa inyo kung paano siya ikabit para pagdudugtungin na lang natin yung wire na tumamaya tsaka yung wire na nasa gauge. Tapos ititest natin, then all set na tayo. Okay guys, so advice lang pala, kasi napansin ko yung pagkakapitan ng tangke dito sa ilalim ng owner ng kaibigan ko, kinakalawang na yung kanyang kakapitan. So possible hindi dadaloy dyan yung ground. So kailangan kabitan nyo ng ground ngayon yung float. Ayan. So nagkabit ako ng extra wire para mamaya kakabitan ko siya ng ground. Basta tandaan nyo na lang na pagka nagkabit kayo ng ganyan, tandaan nyo kung anong wire yung para dun sa gauge, tapos anong wire yung para sa ground. Kasi pagka ganyan ang itsura ng bracket ng inyong tangke, hindi na yan masyadong dinadaluyan ng ground dahil sa kalawang. So maganda maglagay na lang kayo na separate ground. Okay? So iakyat na namin to, tapos mamaya pagka naisampa na, ikakabit na namin sa gauge para matest na rin. Okay guys, so ngayon ikakabit na natin yung gauge. So ito, itong pulang wire na to, ito yung wire na papunta dun ngayon sa float natin na nasa tangke. Yung float natin na merong nakamark na letter T, isang wire lang naman yon. So ito yung wire na nakakonekta dun. Ikakabit natin siya rito sa gauge. Dito, may terminal din dito na letter T. Ayan, letter T. So dito natin ikakabit ang wire na yan. Okay, tapos yung isa, okay, kabit muna natin. Remember, sa pagka may ginagawa kayo anything na may kinalaman sa electrical, tanggalin nyo muna yung battery terminal ng sasakyan nyo para maiwasan ang short circuit. Tapos okay, mag-iiwan ng wire na nakalabas. Balutin nyo lagi ng electrical tape. Protection yan para sa short circuit. So para maiwasan ang short circuit, kailangan nyo maglagay ng electrical tape. Okay. Tapos isang terminal, in-explain ko na kanina yung letter B, sa battery or hindi direkta sa battery, basta sa positive. Ito ikakabit ko sa accessories. Kukuha ako ng wire kung saan meron pang available dun sa fuse box. Ngayon, kung wala na, hahanap ako ng pwedeng wire na pwedeng pagtapan. Doon ako magtatap. Usually doon sa mga connections na hindi pa masyadong loaded. So doon sa fuse box, hahanap ako ng isang wire doon kung saan hindi pa masyadong loaded. Tapos doon ko ikakabit itong B, na terminal B ng gauge. Tapos ito tong ground. So napansin ko yung ground, wala na siyang gasket, wala na siyang insulator. So kahit hindi nyo na yan lagyan ng ground, dadaloy na dyan yung current, yung ground mismo ng sasakyan once na ikabit nyo yung gauge dun sa body. Dadaloy na dyan. Ngayon, kung mapansin nyo na merong insulator, yung ito tulad nito terminal T, may kulay itim. Yung terminal B, meron din kulay itim. Insulator niya yan para hindi dumalo yung kuryente. So dito, wala na kayo makikita ang kulay black, walang insulator na nakakabit. So kahit hindi nyo na yung kabitan ng ground, dadaloy na dyan yung ground. Ngayon, kung yung ibang brand ng fuel gauge ang mabibili nyo, tapos may insulator yan,
kabitan nyo lang yan ng wire, tapos ikabit nyo sa any part, any metal part ng sasakyan nyo, pwede rin dito sa tornilyo na to, kasi dyan nyo naman ikakabit mamaya yung holder nung gauge. So ngayon, hindi ko na siya kakabitan ng wire since grounded naman, may ground naman na yung buong body ng aking gauge. Tapos, ito na lang, itong isang terminal na to, yung letter B, hahanap na lang ako dito sa ilalim ng dashboard ko kung saan ko siya pwedeng itap. Tapos, since naikabit naman na yung tanke, itetest na natin itong fuel gauge. Guys, so ito yung fuse box ng aking ito sasakyan na to. So luckily meron pa akong isang bakanting fuse slot, so dyan ko na lang ikakabit yung wire ng aking fuel gauge. So kung wala na kayong available slot doon sa fuse box ninyo, pwede kayong mag tap anywhere, basta doon lang doon sa mga hindi overloaded na wiring connections. Tulad nito, ako kasi ang nag-rewiring nitong sasakyan na to. So ito kasing sa signal, flash relay ito. So mayroon siyang sariling nakakonekta rin siya sa sarili niyang fuse. So kung sakasakali man na wala na akong reserba o wala na akong available slot na sa fuse box, pwede ako mag-tap dito sa positive ng signal relay. Kasi sa flasher kasi to eh. So since nag-iisa lang naman siya, pwede ko siyang gamitin. Okay? So since meron naman akong isa pang available, yun na lang muna yung gagamitin ko. At importante lang naman, kailangan ko lang naman ng positive or nung live wire para doon sa B terminal ng aking nung ating gauge. So pag naikabit na to, gagana na yung gauge natin. Okay? Okay guys, so ngayon nakabit na namin yung gauge, naikabit ko na rin yung connections. So ipinakita ko naman sa inyo kanina kung saan ikakabit yung mga terminal ng gauge, tapos isa lang naman yung terminal ng float. So siguro naman nasundan nyo yung step by step kung paano ikakabit yung wirings ng connection ng float at ng gauge. So ngayon itetest na natin yung gauge. So dapat pag on ko ng susian, kasabay nun mag-on na rin yung ating gauge. So ayan. Okay, so pag on ko ng gauge, nakita nyo, pag on ko na susian, nakita nyo umangat na yung gauge ko.
So almost nasa half tank level yung aking level ng fuel doon sa tanke ko. So next in line ko na gagawin is sa speedometer gauge. So sa ngayon, alam nyo na kung paano magkabit ng fuel gauge. So may advice ko lang sa inyo, magandang klase ng fuel gauge ang bilhin nyo kasi kapag mas murang klase, depende kasi sa quality ng gauge na mabibili nyo yung magiging result. So yun. So salamat na lang sa panonood and antabay na lang kayo sa susunod kong video. Okay? Sa susunod ko naman yung speedometer gauge. Okay? So salamat.